kinabukasan mo ay sana'y magtagumpay. Handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin. Sa aking panala, kayo'y aking kapili. Sa aking padala, kayo'y aking kapili. Alis na ako bukas. Alam ko. Hindi ka dapat malungkot. Ayos na yung mga yan, ha? Baka kasi hindi ko nalagay yung paborito mong t-shirt. Yung pantulog mo. Baka mahirapan ka kasi maidlip kung... Alam mo, hindi ako makakatulog kasi hindi kita katabi. Hindi dahil sa hindi ko suot yung paborito kong t-shirt. Tsaka, kaya ako naman naging paborito yun kasi bigay mo sa akin yun, eh, di ba? Matatandaan mo? Oo naman. Ikaw naman ginagawa mong ulyanin. Bata pa ako eh. Makakalimutan ko bang yun yung binigay mo sa akin noong unang mansari natin? Alam mo ba ang pinag-ipunan ko yun? Alam ko. Kaya nga tinanang kita kaagad eh. Sabi ko sa sarili ko, pag nakakilala ako ng babaeng kayang-kaya akong paligayahin, yung gagawan ako ng paraan talaga para paligayahin ako, yun ang babaeng papasalang ko. Hindi ka nagsisisi. Bakit naman? Busy 18 lang tayo nung kinasal. Meron na tayong dalawang anak. Kung hindi sana tayo... Alam mo, ang pagpili ko sa'yo bilang kabiyak ay ang pinaka-importanting desisyon sa buong buhay ko. At hindi kong pagsisisihan yan kahit kailanman. Halika dito. Siguro naman, dapat hindi ko rin makalimutan yung gabing to. Iyakan eh. Magbago pa yung isip ko. Hindi pa ako makaalis yun. Hanapin ka ng mga anak natin. Alam ko. Miss ko rin naman sila eh. Pero, siyempre, naisip ko na dalawang taon lang naman yan eh. Yung mabilis lang ang panahon. Di naman nila siguro makakalimutan. Basta, dapat pakita mo sana yung mga litrato ko, ha? Tapos yung mga litratong gwapo, para alam naman nilang gwapo yung tatay nila, ha? Magiging ko lahat ng bilin mo.
Nagtrabaho ako ng mahusay na mahusay. Papadala ko lahat ng kikitain ko. Ipunin mo, ha? Ako magiging pinakamahusay na waiter doon sa cruise ship na yun. Pangako yan. Kapag balik ko dito, ha? Pagbalik ko dito, ilipat na tayo sa maayos sa bahay. Yun lang naman yung pangarap natin. Simpleng pangarap natin yun, di ba? Iyan mo. Patuparin ko yung pangako ko. Balang araw, pagbalik ko dito, lilipat tayo sa maayos sa bahay. Maayos natin papalakiin yung mga anak natin. Ha? Tahan na, tahan. Baka magising pa yung mga anak natin. Sige ka. Hmm? Naglalaro sa labas. Ah. Uy, kumusta ka naman? Eto, nahihirapang matulog. Walang katabi. Sobra ka naman. Dito, ano ba? Hindi totoo yan, ano? Eh, ako nga kadalaga kong tao, eh. Ibig sabihin mo, nahihirapan ako matulog. May insomnia na ako, ganon. Hindi naman. Ilang araw na rin kasing wala si Evie. Nga pala, bakit ngayon ka lang dumalaw? Eh, kasi naman maraming akong order na tinapos. Ayun, syempre, minsan lang naman dumating sa buhay ko yung ganun buto-buto ng trabaho, no? Eh ba, gawin ko na lahat, oh, di ba? Eh, ba't ito ba yung tinapos mo? Ay, oo, ito yan, ayan, oh. Oh, ayan, tawag dyan po, trags, mare. Ayan, ayan! Ayan, dala ko sa'yo yan, mga samples yan para sa'yo yan. Salamat, ha? Ano naman? Ay, alam mo ba, alam mo itong mga to, natutunan ko yan sa barangay. Doon sa amin, meron kaming livelihood project sa barangay, di ba, ang taray? Tapos, alam mo, simple lang naman, konti lang naman ang kinikita ko dyan. Pero alam mo yun, matyaga ka lang, paikot-ikot lang. O, bakit hindi, di ba? Ay, gusto mo magtuwang tayo, Marino? Panalo yan, division, kikita tayo dito, gusto mo? Ay, pasensya ka na, Mari, ha? Pagpasensya mo na kung Maring Sonya mo, eh. Kasi nakalimutan ko, OFW na nga pala ang asawa mo. Di ba yung karamihan yung mga misis na nag-aantay na lang ng mga padala ng mga asawa na? Pasensya ka na, ikala ko naman kasi. Hindi naman sa ganun. Eh, yung akin lang naman, sinabi ko lang naman sa'yo, baka interesado ka, di ba? Bakit naman hindi? Interesado ko, pero... sige, lista nga lang ako, iwan ko na dyan. Sige na, mauna na ako, Mari. Ito na mo! Mari na mo! Ayaw mo ako palisin, ano? Love mo talaga ako, ano? Huwag ka na magdudubal! Pare, ano ba nakain mo? Gusto eh! Uy! Mari, hindi kaya... Mari, buntis ka! Dalawang buwan na raw, sabi sa center. Ha? Galing ako doon kanina eh. Ganon? Eh, teka! Alam ba yun ni Paring Erwin? Sinabi mo na ba yan? Dapat ba? Ay, oo naman dapat! Eh, asawa mo kaya siya? Dapat malaman niya yun. Ano ka ba naman, Mari? Ano? Hindi eh. Eh, kasi baka pag nalaman niya, sigurado ako mag-aalala lang siya. Bakit? Ba't ganun? Kasi alam mo naman, nahihirapan akong manganak sa una kong dalawang anak, hindi ba? Ano, naiintindihan kita pero balak mo! Tsaka ko na lang sasabihin sa kanya, magpapalipas muna ako ng ilang buwan. Tsaka pa, pag maayos na yung lagay niya doon, sigurado naman ako matutuwa siya kapag nalaman niyang buntis ako, eh. Oo naman, sigurado naman ako dyan, Mari. Matutuwa ako nga na, tuwa na ako ngayon, eh. Pero, sige, bahala ka. Eh, desisyon mo yan, eh. Pero sana naman lalaki na yan, ha? Huwag nag-aanapin yung baby! Machi! Sana lalaki na yan. Thank you.
Ito naman, lagi mo akong ginugulat. May pinto naman, Sarah. Bakit ka pa doon sa likod daan ng daan? Ito naman, parang other. Siyempre, magkaibigan tayo. Kahit saan ako pumasok dyan, pwede. Sabi mo ako sa'yo. Salamat, nag-abala ka pa. Uy, hindi abala yan. Mare, bigayan ng customer ko kasi nga natuwa siya doon sa ginawa kong food trucks. Maganda yung disenyo. Kaya yan, di na lang kita dito. Alam nga, maiuwi ko pa sa bahay yan. Eh, nag-iisa lang naman ako. Tsaka, manang na manang na to. Manang! Ano, Mare? Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa? Hello? Mare, ako pa! Gusto ko na! Gustong-gusto ko na! Eh, ano magagawa ko? Di maliligaw nga. Wala ako, hello? Ay, nako, alam mo, Mare, eto, pakinggan mo ko. Bala ko na nga, humingi ng tulong sa sa barangay. Hingi ako ng tulong sa barangay para, alam mo yun, para magkaroon ako ng asawa. Tapos magkaroon sila ng search-search sa mga husband, chuchu na ganyan. Para mapadali ba yung buhay? Tapos ako na lang ang gagaso sa kasalan. Okay lang yun. Ala, paano ka? Sumisipa ba? Ay! Naku, pilong-pilong bata ka. Pilong, ano ko, tiyak talaga akong lalaki yan, Mare. Naku, wag na kayo magdalawa, magtatlo, mag-apat na isip pa. Naku, sunod mo sa pangalan ni Paring Erwin. Go, Junior. Hindi ko pa nga nasasabi kay Erwin na buntis ako eh. Tignan naman! Hanggang ngayon, baka naman... Eh kasi, may problema siya sa trabaho niya. Hindi naman daw niya makasundo yung mga kasama niya. Pinag-iinitan daw siya. Ganun? Pero Mari, alam mo, kailangan malaman niya yan. Kalapatan niya din yan. Kung naman nabuntis ka. Teka lang. Papadala naman pa sa'yo si Paring Erwin ng pera. Hindi! Eh, saan kayo kumukuha ng panggasto dito sa bahay? Paano na yung mga bata? Ano ba naman, Mari? Maling-mali yung ganyan. Dapat pinapaalam mo sa kanya yung mga bagay-bagay na ganyan. Sa... kamag-anak kay Aling Sepa, yung 5'6". Doon ka humihiram? Ano ba naman, Mari? Ano pang say-say ko, kaibigan mo? Ba't hindi ka magsabi sa akin? Ang guilty ako! Nahiya na ako sa'yo eh. Ang dami na naming atraso sa'yo. Mari, tandaan mo, sabay tayong lumaki, di ba? Balat pala, magkasama na tayo. Best friend mo ako, best friend kita. Magsabi ka sa akin sa mga oras na gipitan na ito. Dapat magtulungan tayo. Yun lang yun. Ay, nako! Ang ginagawa mo niya, lalo ako nagugutom. Salamat. Alam ko naman lagi ka maaasahan. Mary, oo naman. Talaga maaasahan mo ako. Alam mo nga, pwede na nga ako tumakbo ng senadora. Ay, naku, sinisigurado ko mananalo ako. Ay, Mary. Bukas! Alas 3 ng hapon, sumama ka sa akin, may lakad tayo ah. Doon tayo sa barangay. Ay, ito ang balita ko. Meron daw bago ituturo sa atin na disenyo para sa food trucks. Naku, panalo yun! Mabilisan tayo doon. Jumoyin ka na sa akin. Go! Hindi na muna siguro. Ha? Bakit na naman? Galing ako sa doktor. Sabi kasi ng doktor, hindi daw matibay yung kapit ng bata. Ha? Kaya, dapat mag-ingat daw ako ng gusto. Mari, ganun. Uy. Ayan, may paksiw pa. Paksiw. Hindi ka ba pupunta sa barangay hall? Bakit ho? Ay naku, may meeting. Pinag-uusapan yung demolisyon. Demolisyon? Ay naku, may nakabili na sa lupin natin dito. Tapos, palaryara siniyapa tayo. Ganun mo ba? Oo. Susunod ka ha. At saka pinagbiling kasi ni Sonia na sabihan daw kita, andun na una na siya sa barangay hall. Kasi isa siya sa mga leader natin. Ay, bigyan mo ito sa mga bata. Susunod ka dun ha? Magliligpit na ako eh. At saka kailangan andun ka. Mauna na ako sa'yo. Liligpit ko na ito. Salamat sa binili mong gamot ah. Ay, naku, Mari, ilista mo na lang.
Ay naku, huwag ka nga mag-alala. Eh, inaanak ko yatong si Leia, di ba? Akala ko kasi mawawala rin yung lagnat niya eh. Ay naku, maraming namamatay sa akala, ano? Ay, naku Mari, pagpasensya mo na ako. Naku, mainit lang talaga ang ulo ko. Marami lang akong problemang iniisip. Kasi ba naman itong lote natin dito, eh, yung nakabili. Aba, gusto bang i-demolish tayo kaagad? Paano na tayo? Yun nga, paano na tayo? Isang malaking tanong yan, paano na tayo? Aba, hindi ko alam, pero gagawin ko pa rin ang lahat, ang paraan. Makikipag-kumpromiso pa rin ako, kakausapin ko pa rin yung para magawa natin ang paraan to. Eh, ikaw muna. Kamusta na ba si Erwin? Walang balita kay Erwin? Nasabi mo na bang buntis ka? Sasabihin ko sa kanya pag nag-usap na kami. Pag nag-usap kayo? Eh, nagbigay na ba siya sa'yo? Nipadala na ba sa'yo? Ha? Wala pa din? Paano na yan? Saan na kayo? Mabuti naman. Ikaw? Ito, mahirap eh. Medyo maraming problema. Tulad nga nung sabi ko sa'yo dati, hindi ko na makasundo yung mga kasamahan ko dito. Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Ako? Ayos lang ako. Kayo ng mga bata. Baka sa susunod na buwan na akong mapapadala ng pera. Hindi ko naman kasi akalang napakadami pa ng gastusin dito. Sa ulo. Pakiusapan mo na lang yung mga nahiraman natin dyan na mag-iipon muna ako. Inaalalayan naman kami ni Sonya eh. Bait talaga nung kaibigan mong yan. Sabihin mo sa kanya. Gaganti rin ako. Balang araw gaganti ako sa kanya. Na pagbalik ko dyan, sigurado ako. Sasabihin ko sa kanya. Bakit? May sasabihin ako sa'yo. Buntis ako. 2 buwan na simula nung umalis ka. 5 buwan na ngayon yan? Oo. Galit ka? Hindi. Hindi ka natutuwa? Natutuwa? Pero, pag naiisip ko yung kalagayan mo eh, sana agad-agad na lang akong... Huwag kang mag-alala, iingatan ko sarili ko. Sayang. Wala ako sa tabi mo pag sinilang mo yung bunso natin. Hayaan mo. Kapag nakakadilat na siya at nakakakita, ipapakita ko kaagad sa kanya yung picture mo na gwapo ka. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo. Lala, ang sabi? Maayos naman daw siya. Sandali ko, tawagan mo ulit, ha? Ha? Ay, ikaw, sarap. Saya ka? Ako din masaya eh. Ay! Ano yun? Ay! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ay, Diyos ko! Ay! Ay, Diyos ko! May nag-aaway mo ba? Hindi! May nahambol sila! Sino daw ha? Hindi ko alam eh. Basta yung mga tao, nakita ko na lang, hinahambol nila yung... Ewan ko, hindi ko alam sino yun. Ayan, sige, dalihan nyo yan! Sige! Ay, naku, ano bang hinihintay nyo dito? Pumasok na kayo, ano ba? Bakit?
Nung meron nakita doon sa labasan ng lalaki, may dala-dalang container. Ay, naku, ayun! May dalang gas! Susunugin daw itong lugar natin! Tama ba naman nyo? Ay, Diyos ko! Ayun, lumabog na ng mga taong bayan dito! Ay, Diyos ko! Pumasok na! Pumasok na! Sige na, pumasok na! Magligpit na kayo! Ligpit nyo na po ito! Ay, Diyos ko! Ligpit nyo na po ito, ha! Sige na, Diyos ko! Itira mo ito sa akin, ha! Sige! Ay, Diyos ko! Ay, pumasok na kayo! Ano ba? Nagkakagulo na dito! Nandiyan pa kayo! Okay! Bumalik ka dito! Ito pa! Ito, ha! Ano din? Tingin nyo dyan! Ano ba? Pumasok na kayo! Ano? Oh, eto mare, tapusin mo na lahat to ha. Para sa makalawa, pakuha na natin yung bayad. Salamat ha. Ha? Huh? Salamat saan? Salamat sa mga dala mo. Ano ko ba naman mare? Eh, pinagpapawisan mo yan eh, kaya dapat lang nabayaran ka. Diba? Buti ka pa, lagi ka. Ano ba? Tama na yun, Mare. Yung mga kamag-anak mo, may mga pamilya rin. May mga kanya-kanyang obligasyon yan, mga yan. Ikaw, alam nila na ang asawa mo ay OFW, di ba? Kahit alam nila na okay ka, kahit hindi, Mare, ayahan mo na lang. Naintindihan ko naman yun eh, pero dapat hindi sila nagsasalita na masasakit. Mare, ganito yan eh. Masakit kasi tanggapin ang katotohanan. Okay? Ako, kaibigan mo ko, kaibigan kita. Kahit diretso ako magsalita sa'yo. Tigilan mo na yung sentimiento na yan, Mari. Tama na. Gawin mo na lang yung tama. Magtrabaho tayo. Ganyan na lang. Alam mo, dapat nasampal na kita. Sobra ka naman. Alam mo, Mari, hindi dapat ganyan eh. Ako sasampalin mo? Naku, wag na wag mong gagawin yung sasampalin mo ko. Eh kung masira ang mukha ko, paano ba ako makakapaghanap ng magiging asawa ko? Tsaka Mari, pag ginawa mo yan, daan mo, kalimutan mo nang magkaibigan tayo. Mari, huwag mo naman ako saktan. Ito naman, ito naman kaayos. Wala lang ako lalaki, tapos gaganyanin mo pa ako, sasaktan mo pa ako. Hello? O ano, paano ka ano, masakit? Sumipa na naman ba? Sumipa nga. Pili ka talaga, baby, ha? O, okay ka lang? Oo. Ikaw kasi, narikarik mo yun ni baby. Huwag ko sasampalin ha, masira mo ako. Huwag ka natatawa. Huwag ka natatawa. Pare kasi dapat sa akin ka naglilihi para pumapayat na ako. Mahal kong asawa, putok ang uso ko ngayon. Ay, pag-away kasi ako sa isa pang waiter eh. Kung umasta, parang siya ang pinakamagaling sa barko. Suspindi ako ng ilang araw pero pinag-ayos din kami. Tutunan kong wala nga palang may dudulot ng mabuti ang init ng ulo. Siya nga pala, ipapakisuyo ko lang tong sulat na to sa kasama kong bababa na. Mahal kasi ang selyo eh. Baka sa susunod na linggo, makakapagpadala na ako. Maliit lang pero sana tuloy-tuloy na pagkatapos. Miss na miss ko na kayo. Excited na rin akong makita si Bunso. Tama si Sonia. Kapag lalaki, huwag na tayo magdalawang isip. Tawagin na natin siyang Junior. Yes! Sa wakas! Nakalalaki na rin ako. Kailan ba ako ng kikinder? Kinder? Bakit mo alam ang kinder? Kasi po yung mga kararo ko pumapasok na eh. Kinder. Hindi naman kailangan ng kinder eh. Bakit naman kami ng tatay mo?
hindi naman kami pareho nag-kinder, pero marunong kaming sumulat at bumasa. Pero sige, hayaan mo. Kapag natapos ko na yung food drugs na in-order sa akin, bibili kita ng lapis at papel. Tutuluan na kitang sumulat. Opo. Sobra to, ah. Mm-mm. May bonus yan. May extra order kasi si Mrs. Constantino, eh. Bakit? Pare! Susuko na ako. Susuko? Susuko ka saan? Hindi ko na kaya. Eh, hindi mo na kaya na ano? Gabi-gabi na lang, bago ako matulog. Iniisip ko kung bakit ang bata-bata ako nag-asawa. Kung bakit pumayag pa ako lumayo sa Erwin. Bakit puro hirap yung dinaranas ko? Tapos, wala akong makuhang sagot. Hindi ko na malayan yung mga bata malalaki na. Si Leia, kailangan na pala mag-aral. Buntis pa ako ngayon. Sa Erwin, hindi ko alam kung magpapadala ng pera para sa panganganak ko. Hindi ko alam. Makakaipon pa ba ako? Tapos may demolition pa. Saan tayo nilipat? Puro ko problema. Hindi ko alam kung paano ko malulusutan. Mari, ito lang yan ha. Kailangan lang magtiwala ka sa sarili mo. Ha? Tiwala ka, yun lang yun, Mari. Sabi mo lang yan dahil wala ka sa kalagayan ko. Hindi rin! Alam mo, Mari, iba kasi hirap sa'yo eh. Pagkakaiba lang kasi natin. May pamilya ka. Meron kang anak. May dalawa kang anak. May asawa ka sa bandala. Ako wala. Akala mo lang yun. Ang hirap-hirap mag-isa. Ang hirap mag-isa. Ang hirap matulog. Nag-gabi. Nag-iisa ka lang sa bahay. Wala kang kasama. Ikaw meron. May mga anak ka. May mga nagbabahal sa'yo sa bandala. Ako mag-isa lang. Naintindihan mo ba ako? Ano? Tutawa na mo ako dyan! Tinginan ako natin ito! Iyak-iyak na ito! Papangit ako! Ay, hindi ako makapag-asawa! Ano ka ba? May iyak na ako! Tinatawanan mo pa ako eh! Ano? Ano? Kasi ako eh! Okay ka na ba? Okay na! Okay ka na, ha? Mari, ha? Magtutuwang tayo, ha? Tiwala lang sa sarili, lakas ng loob. Eh, kapanitay mo. Tayo ka na ulit. Tayo ka na dyan. Sige na. Trabaho na tayo ulit. Ikaw naman, eh. Kailangan trabaho para may pera tayo, no? Buntis ka pa, makakanak ka pa dyan. Hirap-hirap. Mag-isa ka lang. Buti ka kami. Ano ka dyan? Ako wala. Hirap-hirap. At tagal-tagal na simula ang pinakala ko. Hindi ako nagkaroon ng boyfriend na ngayon. Alam mo yan, di ba? Natanggap mo na ba yung padala ko? Oo, salamat ha.
Maliit lang yan, pero sana sunod-sunod na. Itatabi ko para sa panganak ko. Pwede ko bang kausapin yung bunso ko? Oh, sige. Alam mo ba, matagal niya nang gustong marinig ang boses ng tatay niya. Dali. Hello, bunso. Hello. Narinig mo ba ako? Tatay mo to. Alam mo, sigurado ako. Kamukha mo ako. Gwapo ka rin tulad ko. At sigurado ako, bait ka rin paglabas mo dyan. Pasensya ka na, anak, ha? Pasensya ka na una ako dyan paglabas mo. Pero pangako. Pangako, nandyan ako sa tabi mo pag tinuli ka. Kaya pag una mong magligaw. Pangako, anak, darating din ako dyan. Papalaki kita ng maayos. Deliver. Mari, okay ka na ba? Baka naman mabigatan ka. De, sige na, magpahinga ka na. Ano ka ba? Lagnat lang to, no? Mataas ang lagnat mo. Magpahinga ka na. Ako nang bahala. Alam mo ba, Mari? Feeling ko nga itong lagnat na to. Ito yung tinutubuan ako ng ipin, tapos yung tumatangkad ako. Parang ganun. Ayaw mo nun. Ibig sabihin, bagets ka pa, hindi ka pa huli sa biyahe. Mari naman, masama na nga pakiramdam ng tao, papatawa ka ba dyan? Ikaw talaga, oh. No, Mari, hanap po naman ako ng ano. Hanap talaga na. Hindi, paglabas mo, Mari, ihabilin lang ako sa'yo, ha. Yung order na dadalhin mo doon, kunin mo na kaagad yung bayad. Tapos, bumalik ka na kaagad dito, ha? Sige na. Tsaka ako na bahala doon sa mga bata. Sasabihan ko na lang yung kapitbahay na tingnan-tingnan yung dalawang bata. Tsaka ano, ang dami kong abilin daw. Pasensya ka na. Pag may mga gulo naman dyan na narinig ko mga sigaw dyan, eh, madali naman akong magigising. Nadidinig ko kaagad, ha? Oh, sige, sige. Salamat nga rin. Ingat ka. Pahinga ka na. Pasensya na. Ay, Mare, may isa pa akong habilin. Ano? Pasensya ka na. Kasi oh, okay lang. Ano yun? Eh, palabas ka na rin lang naman. Baka sakaling meron kang makitang pwede dyan sa akin. Lalaki. Sige na. Pwede na sa akin yung may bigote. Pag walang-wala na talaga, baka makita ka dyan na bakla. Go na yun. Sira ka talaga. Sige na. Ay, mag-ingat ka. Mare, pasensya na. Makikiinom naman, oh. Salamat. Nakikita po natin ngayon ang nagaganap na kaguluhan. Ide-demolish na po ang lugar na ito. Tumutol man ang mga nakatira dito ay wala na silang magagawa. Sana po ay walang masaktan. Mga anak ko. Subaybayan Grace, po Grace, natin salamat. Ang mga mangyayari pa sa demolisyon na ito. Tumutok lang po kayo. Sonya? Papatay ka muna. Psst! Lea, May. Ay, babata nyo. Baka yun ba may mga problema na? Nasa na po kasi ang inay na. Gusto na po namin siya makita. Gusto nyo na makita ang nanay nyo. Bakit?
Hindi niyo ba nagustuhan ang luto ni Ninang Sonia? Inay! Inay! Wow! Ang cute na rin mo! O, diba? Ano pa pong pangalan niya? Junior. Junior? Ang cute niya, no? Ay! Ako si Ate Lea mo at si Ate May mo, ha? Oh, ako si Tito Sonia mo! Tama ka, mabuti na lang hindi natin sila ginising. Ay, nako. Mga sa'yo, eh. Diba? Ang cute-cute! Ang cute niya, no? Naku, paglaki mo, maglalaro tayo. O, sige na, kumain na kayo. Ay, tumatawa si Junior! Tumatawa na kayo. Sige na, eto, nagagalang na kayo kumain. Sige na, go. Ayan. Junior, tumatawa tong bagets mo, Mari, ha? Ayan, o. Uy, siya nga pala. Paano ka nga pala, ano? Ano mo dinala sarili mo sa ospital? Kumain ka na rin dito, halika na. Paano mo nadala sarili mo sa ospital? Naisip ko kasi na... Kung... Yung mga sinabi mo, na... Kung may mangyari sa akin, wala ako. Sinong tatayo ng ina sa mga anak ko? Tama ka talaga, Mari. Wala ng katuwang asawa ko. Ay, naku, tama ka. Yan ang kaibigan ko, o, di ba? Kakatuwa naman. O nga pala, may bisita tayo mamaya. Sino? Kasamahan ni Erwin sa barko. Naku, si Papa Gregorio! Darating! Bakit kilala mo na? Ay, Mari, kasi nakakausap ko na siya. Nag-uusap kami kasi ni Papa Erwin, asawa mo. Ay, salamat nga pala sa binayad mo sa ospital, ha? Ay, walang anuman, Mari. Ito yan. Katotohanan yan. Ay, hindi ko naman pera. Yung pera ng asawa mo yan. Ah, sa'yo na nagpapadala? Ay, oo. Eh, Mari naman, itindihin mo na lang. Huwag ka magkagalit ka agad. Siyempre, kaibigan mo ako, best friend mo ako. At saka, ano ba? Pera ng asawa mo yun. Sa ospital, key. Makakabango ka ba, eh? Kaya nga ako nandito. Ano pang silbi ko, kaibigan mo ako? Diba? Ay, narating si Papa Gregorio. Alam mo, sa panagay ko, siya na, Mari, siya na. Mga bata, siya na! Ah, kinikilig! Kinikilig ako! Mari! Paano natutawa talaga? Ay, alam mo, sabihin ko lang, ha? Sa aking padala.